Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loves us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama naming Diyos sa langit, na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. Today we are gathered here to listen your word. Sa araw na ito, kami ay nagkakatipon ng sama-sama upang makinig sa iyong salita. So please help us to open our heart to understand your will and your love, your lessons. Pakiusap, tulungan niyo po kami na mabuksan ang aming mga puso upang maunawaan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kalooban at ang iyong aral. There are some brothers and sisters who couldn't join the Sunday sermon because of various reasons. Sa araw na ito, sa Sunday sermon, maraming mga brothers and sisters ang hindi nakadalo dahil sa iba't ibang dahilan. We don't know that reason, but you know well. So please protect them from devil temptation and please guide them. Kaya hindi po namin alam kung ano yung kanilang dahilan, subalit nalaman mo, kaya pakiusap, tulungan niyo po sila at protektahan sila mula sa panunukso ng Diablo. We love Jesus Christ and we pray in the name of Jesus Christ. Iniibig po namin si Jesus Cristo at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Amen. Brother and sister, let's open the Bible. Deuteronomy chapter 34. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Deuteronomy chapter 34. Verse 1 hanggang 8. Verse 1 hanggang 8. Deuteronomy chapter 34 verse hanggang 1 hanggang 8. Deuteronomy chapter 34 verse 1 hanggang 8. If you find already, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay umakyat si Moises sa bundok ng Nebo mula sa mga kapatagan ng Moab sa taluktok ng Pisga na nasa tapat ng Jericho, at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain ng Gilead hanggang sa Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at ng Manases, at ang buong lupain ng Juda hanggang sa dagat sa kanluran, ang Negev at ang kapatagan ng libis ng Jericho na lunsod ng mga puno ng palma hanggang sa Zoar. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. At sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking ipinakita sa iyo, ngunit hindi ka daraan doon. Kaya't si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-Peor, ngunit walang sinumang tao ang nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Si Moises ay 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang likas na lakas ay humina. Verse 8, at ipinagluksa ng mga anak ni Israel si Moises ng 30 sa mga kapatagan ng Moab, at natapos sa mga araw ng pagtangis ng pagluluksa para kay Moises. Good morning, brother and sisters. Yeah, magandang umaga po, brothers and sisters. Today, we are going to learn God's lessons through the attitude of Moses on mountain of Nebo. Kaya ngayong araw po ay pag-aaralan natin yung mga aral ng Diyos dito po patungkol sa yung pag-uugali ni Moises doon sa bundok ng Nebo. The year 2022 has begun for us. Kaya, ang taong 2022 po ay nagsimula na sa atin. Do you remember when I preached the Sunday sermon in January 2021? I said this to you. Kaya naalala niyo pa ba? Nung ipinangaral ko, nangaral ako ng Sunday sermon noong January 2021, sinabi ko na ito ang tungkol sa inyo. That is, even though we don't want, unfortunately, there will be some people who will leave this our church during 2021. Bagaman ayaw natin, pero sa kasamaang palad, mayroong mga tao na aalis sa church sa taong 2021. Brothers and sisters who left this our church in 2021. Let's think about it. Kaya, mga brothers and sisters, yung mga umalis sa church ng taong 2021, ay pag-isipan po natin ang tungkol dito. During the past year, those who left the church and left God would never have left for the glory of God. Sa nakalipas na taon, sa mga umalis sa church
at iniwan ang Diyos, kailanman ay hindi po umalis para sa kaluwalhatian ng Diyos. I think they wanted to live the life they wanted. So they abandoned the word of God and left last year. Kaya sa tingin ko po, nais nila na mamuhay ng buhay na gusto nila. Kaya nga iniwan nila ang salita ng Diyos at umalis. Anyway, how about you last year? Were you Christian life happy in 2021? Gayon pa man, paano naman kayo? Sa nakaraang taon, ang Christian life ba ninyo ay masaya sa taong 2021? Have you given thanks and glory to God in 2021? Or have you spent a year complaining and resenting God in 2021? Nagpasalamat ba kayo at nagbigay luwalhati sa Diyos sa 2021? O ginugulin nyo ang inyong tao ang taong iyon sa pagrereklamo sa Diyos sa 2021? Anyway, in this moment, let's each look back on our lives at this moment. Kaya sa sandaling ito, tingnan natin at balikan ng bawat isa sa atin yung buhay natin. How many years has it been since you were saved this year? Sa taong ito, ilang taon na ba yung nakalipas mula nang kayo ay maligtas? Since you were saved, how much have you achieved then? How much has God heard your prayers request? Kaya magmula nang maligtas kayo, gaano ba ninyo naisakatuparan ang kalooban ng Diyos? At gaano ba kadalas na dinirinig ng Diyos ang panalangin ninyo? Now, the verbs we just read about are in this situation. Ngayon, sa mga talatang binasa po natin ay patungkol sa gaya ng mga ng sitwasyong ito. This is what God told Moses just before entering Canaan. After Moses had gone through all his loved wilderness life for 40 years. Yeah, ito po yung sinabi ng Diyos kay Moses bago yung pumasok sa Kanaan. Matapos na dumaan si Moises sa mahirap na pamumuhay niya doon sa ilang sa loob ng 40 taon. Let's see one more. Deuteronomy chapter 34, only verse 4. Tignan po natin ulit dito po sa Deuteronomy 34, yung verse 4 lang po. Please. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob, na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking ipinakita sa iyo, ngunit hindi ka daraan doon. The Lord said to him, this is the land of which I swore to give Abraham, Isaac, and Jacob, and so on, even though Moses, but you shall not cross over there. Kaya, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac, at ako, ngunit hindi ka daraan doon. Before God already God promised to Israelite, you can enter the Canaan. So when Moses almost reached there nearby Canaan, that time suddenly God said to Moses, but you shall not cross over there. You cannot enter the Canaan. Ipinangako na ng Diyos sa mga Israelita na papasok sila sa Kanaan. Subalit, nung sandaling papasok na sila, dun sa malapit na sila na pumasok sa lupain ng Kanaan, subalit sinabi ng Diyos kay Moises, ngunit hindi ka daraan doon. How sure then unfair would this be for Moses? Gaano ba ito hindi kapatas para kay Moises? Brother and sister, do you remember what God said to the Israelites when they left Egypt? Kaya, mga brothers and sisters, naalala ba ninyo ang sinabi ng Diyos sa mga Israelita nung umalis sila sa Ehipto? I'll show you that verse. Papakita ko po sa inyo ang talatang iyon. Let's see. Exodus chapter 3 verse 8. Tingnan po natin Exodus chapter 3 verse 8. Exodus chapter 3 verse 8. Exodus chapter 3 verse 8.
before they left Egypt, God promised to Israelites. Bago pa po sila pumalis sa Ehipto, ay ito na yung ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Let's read together. 3, 2, 1. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hiveo, at Jebuseo. Yeah, that's what I mean. God promised them, you cannot enter the beautiful land of Canaan. Ito yung ipinangako ng Diyos sa kanila na papasok sila sa napakagandang lupain ng Kanaan. So Moses believed the promise of God and then lived a life of hardship and love wilderness for 40 years in obedience. Kaya nga, si Moses po ay sumampalataya doon sa pangako ng Diyos at nabuhay siya ng buhay ng kahirapan at mahihirap na pamumuhay doon sa ilang sa loob ng 40 taon ng may pagsunod. So when Moses, he already reached nearby the land of Canaan. But God said to him something shocking news. Kaya, you cannot enter the land of Canaan. Kaya nung malapit na sila Moises doon sa lupain ng Kanaan, nang sandaling iyon, subalit ang Diyos po ay nagsalita sa kanya ng bagay na nakakagulat. Ito yung hindi siya makakapasok sa lupain ng Kanaan. So God speak unfair and merciless word to him. Nagsalita ang Diyos sa kanya ng hindi patas at walang awang salita. Moses, you have worked very hard, but you will not be able to enter the land of Canaan. Moses, nagsikap ka, gumawa ka ng maigi para sa Diyos, subalit hindi ka makakapasok sa lupain ng Kanaan. How would you respond to God if you are Moses? Kaya, paano po kayo sasagot sa Diyos kung kayo si Moses? I think, it's very nonsense like that. We can say to God, maybe. Kaya, maharing kung sasabihin natin sa Diyos, walang silbi yan. Parang ganito po. So, brothers and sisters, let's think about our situation nowadays. Kaya, mga brothers and sisters, pag-isipan natin yung sitwasyon natin sa mga panahong ito. When we work hard for the church, for the Lord God, from time to time, we often get tired. Kapag tayo po ay gumagawa ng maigi para sa church, para sa Panginoong Diyos, sa bawat sandali, madalas tayong nakakaramdam ng pagod. Because it feels like God is not helping our suffering and difficult life right away, like this Nazareth story. Dahil parang pakiramdam natin ang Diyos ay hindi tayo tinutulungan sa ating pagdurusa at sa mga mahirap na pamumuhay ng kaagad, gaya ng kwento ni Lazaro. At the time, we start to think between two thoughts. Nang sandaling iyon, nagsisimula tayong mag-isip ng dalawang kaisipan. That is, shall I stop serving the church? Shall I stop tithing and offering for the church? Ito ay, hihinto na ba ako sa paglilingkod sa church? Hihinto na ba ako sa pagbibigay ng tithes at offering sa church? It was because our financial situation problem has become too difficult and my heart also has become too tired and harder. Ito ay dahil ang ating pinansyal na sitwasyon ay ito yung problema natin at naging napakahirap at ang puso ko ay napagod na at nahirapan na. What should you do in this case? Kung ganun, ano yung dapat ninyong gawin kung sa ganitong pangyayari? How will you decide in this situation? Paano kayo magpapasya sa ganitong sitwasyon? I remember, around 50 years ago, when I was working in Korea as a pastor, I remember a mother group leader.
Kaya 15 taon na po yung nakakalipas nung ako po ay pastor doon sa Korea, naalala ko ang isang mother's group leader. She was very good favor sisters. Siya talaga ay napakabuti at tapat na sister. She spent almost 15 years to serving the church and the Lord at the expense of herself, a church mother's leader. Ginugol niya po yung 15 taon sa paglilingkod sa church at sa Panginoon at sa church po bilang mother's group leader. One day, she came to me and said to me, she said, I will stop to serve the church from now on, Pastor. Kaya isang araw, lumapit siya sa akin at sinabi, hihinto na ako sa paglilingkod sa church magmula ngayon. Why, sister? Bakit, sister? Pastor, why only me? Why only me should I always sacrifice and serve the church for 15 years as a mother's leader? Sabi niya, Pastor, bakit ako lang? Bakit ako lang yung dapat na magsakripisyo at maglingkod para sa church sa loob ng 15 taon bilang mother's leader? Pastor, there are many other brothers and sisters are neither interested in nor serving the church activities. Sabi niya, Pastor, marami yung sa ibang mga brothers and sisters ang wala ngang interes o naglilingkod sa church sa mga gawain ng church. Pastor, they didn't even work hard and offer their tithe for the church even though they live better than me. Pastor, ni hindi nga sila nagsisikap at nag-o-offer at nagtatides para sa church, bagaman yung buhay nila ay mas maigi kaysa sa akin. Pastor, they bought a good house, a good car, went to the good restaurant, and even traveled. But why only me is serving hard to the church? Pastor, bumili sila ng magandang bahay, magandang sasakyan, pupunta sa mga magagandang restaurant, at maging naglalakbay pa sila. Bakit? Subalit, bakit ako lang yung naglilingkod ng maigi sa church? So, Pastor, I will quit like them now, she said to me. Kaya nga, Pastor, titigil na ako at magiging gaya lang nila mula ngayon, sabi niya sa akin. Brothers and sisters, let's compare her to Moses. Kaya mga brothers and sisters, ikumpara natin siya kay Moises. She sacrificed for God for 15 years. Nagsakripisyo siya para sa Diyos sa loob ng 15 taon. But Moses had led the Israelites in the wilderness for 40 years according to the God's commandment. Subalit, si Moises ay pinangunahan niya ang mga Israelita sa ilang sa loob ng 40 taon ayon sa utos ng Diyos. But finally, can you understand how Moses feel when he heard God's commandment, you cannot enter the land of Canaan? Kaya nga, ngayon, naunawaan niyo na ba kung ano yung nararamdaman ni Moises nang marinig niya yung utos ng Diyos na hindi ka papasok sa lupain ng Kanaan? Moses could have been angry and thought God was unfair. Si Moises po, maaari siyang nagalit sa Diyos at inisip na ang Diyos ay hindi patas. Because almost 40 years he had obeyed God's commandment. Dahil halos apat na pong taon ay sinunod niya ang utos ng Diyos doon sa ilang. So Moses could have been angry and thought God was unfair. Kaya nga po, maaaring magalit si Moises sa Diyos at isipin niya na hindi patas ang Diyos. But the more shocking response of Moses is recorded in the Bible. Subalit, yung higit na nakakagulat na sagot ni Moises ay nakasulat sa Biblia. When God spoke to him, it is a biblical record of how Moses responded to God. Kaya nang magsalita ang Diyos sa kanya, dito rin po ay nakasulat sa Biblia kung paano sumagot si Moises sa Diyos. So now, let's take a look at Moses' reaction. Kaya nga ngayon, tingnan po natin yung reaksyon ni Moises.
Deuteronomy chapter 34, verse 4 hanggang 5. Dito po, Deuteronomy 34, verse 4 hanggang 5. These verses are Moses responded when he heard God's commandment, you cannot enter the land of Canaan. Yeah, ang mga talatang ito po, ito yung sagot ni Moses sa Diyos nang narinig niya yung sinabi ng Diyos sa kanya na hindi siya makakapasok sa lupain ng Kanaan. Brothers and sisters, let's read together verse 4 hanggang 5. 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking ipinakita sa iyo, ngunit hindi ka daraan doon. Verse 5, kaya't si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. When he heard God saying, you shall not cross over, that time, verse 5, Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab. Means, he didn't complain to God anymore. Kaya dito, nang marinig niya yung sinabi ng Diyos na, ngunit hindi ka daraan doon, si Moises po, nalingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Dito po, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Did you find the word of Moses complain here? Nakita niyo pa dito yung salita ng pagrereklamo ni Moises dito? Did you find the word of Moses resentment? Nakita niyo ba yung salita ni Moises ng kanyang hinaing? There is no record in the Bible Moses complained. Kaya dito po, walang salita. Hindi natin mahahanap sa Biblia yung salita ng pagrereklamo ni Moises. Moses made no excuse. Si Moises, no complaints. No reaction. Si Moises po, hindi siya nagpalusot. Walang reklamo at wala ring reaksyon. Why did he do that? Kaya, bakit niya po ba ito ginawa? Because he thought it was no big deal for him where he goes. Dahil iniisip niya na hindi naman malaking usapin sa kanya kung saan man siya mapunta. Regarding where he goes, that is a problem he already settled on 40 years ago. Kaya kung yung saan siya mapunta, ang problemang iyon ay naayos niya na 40 na nakakalipas. Surely, for 40 years, he sacrificed himself to go to the land of Canaan, which God had promised. Tiyak po na sa loob ng 40 na isinakripisyo niya yung kanyang sarili upang pumunta sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos. But in actual fact, for 40 years, Moses did not consider the promise land to be his destination. Pero sa totoo lang, sa loob ng 40 si Moises ay hindi niya inisip ng ipinangakong lupain na ito na yung kanyang patutunguhan. You know, where Moses' destination was? Alam niyo po ah, kung saan yung patutunguhan ni Moises? Actually, for 40 years, when the cloud pillar appeared, his destination was for him to get to the cloud pillar. Sa totoo lang, sa loob ng 40 nang nagmagpakita yung haliging ulap, yung kanyang patutunguhan ay yung para makasunod doon sa haliging ulap. For 40 years, when a pillar of fire appeared, it was his goal to follow the pillar of fire. Nang dumating yung haliging apoy, yung layunin niya, yung mithiin niya ay sumunod sa haliging apoy. That is all of him, for him. His destination was not the land of Canaan. Why did he do that? Yun na po yung lahat-lahat sa kanya. Ang kanyang destinasyon o yung patutunguhan ay hindi ang lupain ng Kanaan. Bakit niya po ginawa yun? I explain to you the reason why. Ipapaliwanag ko po sa inyo yung dahilan kung bakit. The reason goes back 40 years. Yung dahilan po ay balikan po natin yung 40 40 years ago,
God brought the Israelites out of Egypt. 40 taon ay nakakalipas, inilabas ng Diyos yung mga Israelita mula sa Ehipto. Okay, let's find Exodus chapter 13. Verse 21 at 22. Verse 21 hanggang 22. Exodus chapter 13. Exodus chapter 13. Verse 21 hanggang 22. Verse 21 hanggang 22. Please. Ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Verse 22. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. In this way, until they led them to the land of Canaan, God protected and guided them with love. Sa ganitong paraan po, hanggang sa sila'y dalhin doon sa lupain ng Kanaan, ang Diyos po ay pinotektahan at ginabayan sila na may pag-ibig. Nevertheless, when they entered the wilderness, they immediately committed adultery. Gayun pa man, nang sila ay pumasok na doon sa ilang, kaagad na sila ay gumawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Luke chapter 32, verse 1 at 4. Tignan po natin, Exodus chapter 32, verse 1 at 4. 32, verse 1 at 4. Chapter 32, verse 1 at 4. Please. Nang makita ng bayan na nagtatagal si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagtipon ng bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, "Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kanya." Verse 4, kanyang tinanggap ang ginto mula sa kanila at hinubog ito sa pamagitan ng isang kagamitang panlilok at ginawang isang hinulmang guya at kanilang sinabi, "Ang mga ito ang iyong mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto." That's why God said to Moses, like verse 7 at 9. Kaya nga, sinabi ng Diyos kay Moises itong gaya nito sa verse 7 at verse 9. So 7 at 9, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumaba ka agad. Ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto ay nagpapakasama." Verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Aking nakita ang bayang ito, napakatigas ng kanilang ulo." But nevertheless, God promised to give them the land of Canaan to the end to keep His promise. Gayunpaman, nangako ang Diyos na ibibigay sa kanila yung lupain ng Kanaan hanggang sa matupad niya yung kanyang pangako. That is chapter 33, verse 1 hanggang 3. Ito po yung sa chapter 33, verse 1 hanggang 3. Even though they commit adultery sins, so many sins, but still God promised. Bagaman, gumawa sila ng kasalanan na pagsamba sa Diyos-Diyosan, subalit tinupad pa rin ng Diyos yung pangako niya. That is, they can enter the land of Canaan. Ito yung makakapasok sila sa lupain ng Kanaan. So, verse 1 hanggang 3, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Humayo ka, umakyat ka mula rito, ikaw at ang bayan ay iyong inilabas mula sa lupain ng Ehipto, patungo sa lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob, na aking sinasabi, sa iyong mga anak at ina po ay aking ibibigay iyon. Magsusugo ako ng isang anghel sa unahan mo at aking palalayasin ang mga Kananeo, mga Amoreo, mga Heteo, mga Perizeo, mga Hiveo at mga Jebuseo." Verse 3, "Pumunta ka sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, ngunit hindi ako pupuntang kasama ninyo. Baka ikaw ay lipulin ko sa daan, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo." Like this passage, God said to them, "Even though you commit sin a lot, but I'm a faithful God to you." Ito yung sinabi ng Diyos sa kanila. Bagaman, kayo ay lubos na nagkasala sa akin, subalit ako pa rin ay tapat na Diyos sa inyo. So I will keep the promise
I made it to you. Kaya nga, tutuparin ko ang pangakong ginawa ko sa inyo. So I will surely bring you into a land flowing with milk and honey. Kaya nga tiyak, nadadaling ko kayo sa isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Even though you come in a lot, but I will drive out all the Gentiles living in the land of Canaan before you enter there. Bagaman, nagkasala kayo ng marami sa harap ko, ay palalayasin ko ang lahat ng mga hintil na namumuhay sa lupain ng Kanaan bago kayo pumasok doon. I am merciful Father God to you, so I will supply the resources you gather until you enter the promised land. Ako ay mahabaging ama sa inyo. Kaya nga, ako ang magbibigay ng mga pangangailangang titipunin ninyo hanggang sa kayo ay pumasok sa lupaing ipinangako. But, I will not go with you. Ngunit, hindi ako pupuntang kasama ninyo. God said to Israelite, I will not go with you. Ito yung sinabi ng Diyos sa mga Israelita. Hindi ako pupuntang kasama ninyo. Look, verse 3. Go up to a land flowing with milk and honey, for I will not go up in your midst. Kaya, tingnan niyo po sa verse 3. Pumunta ka sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, ngunit hindi ako pupuntang kasama ninyo. Because you are a stiff-necked people. Sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. In short, what God's saying is, I will give you everything you want and let you live where you want to live. But God won't go with you because you are a stiff-necked people. Sa madaling salita, ang nais na sabihin ng Diyos dito ay, ibibigay ko sa inyo ang lahat na gusto ninyo at hahayaan ko kayong mabuhay sa kung saan ninyo gustong mabuhay. Subalit, hindi akong pupunta na kasama ninyo dahil kayo ay isang bayang matigas ang ulo. What does stiff-necked people mean here? Ano po ba ang ibig sabihin dito ng bayang matigas ang ulo? Brother and sister, for a moment, let's think about the stiff-necked people. Kaya mga brothers and sisters, na pag-isipan po natin ng saglit ang ibig sabihin ng isang bayang matigas ang ulo. It is a person who does not submit to the word of God. Ito po, ang taong hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. That is, he is a person whose thoughts are more important than those who God. Ito po, yung tao na ang kanyang pag-iisip ay higit na mahalaga kaysa sa Diyos. In other words, the Bible describes such a person as a proud person. Sa madaling salita po, ang Biblia po ay inilalarawan ang ganitong tao bilang mapagmataas na tao, matigas ang ulo. What kind of person are you? Anong klase ba ng tao kayo? Even though God allowed Israelites, they cannot enter the land of Canaan. What God promised them, but God said to them, I will not go with you. Bagaman, pinahintulot ng Diyos sa kanila na makapasok sa lupaing ipinangako yung Kanaan, subalit, sabi ng Diyos, hindi ako pupuntang kasama ninyo. We are son of God. Tayo yung mga anak ng Diyos. But what kind of person are you inside of God? Subalit, anong klase ng tao ba kayo sa harap ng Diyos? Born again Christian, people always say this, I love God. I love the Lord God more than my life. So, until I go to heaven, I will live according to God's will. Kaya sa mga born-again Christians, ang mga tao ay palaging sinasabi na, iniibig ko ang Diyos, iniibig ko ang Panginoong Diyos ng higit sa buhay ko. Kaya hanggang sa ako ay mapunta sa langit, ako ay mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. But they say, When God called them, they said, I'm busy, sorry God. When God called them to walk together, saying. Subali, sinasabi nila, busy ako kapag tinatawag sila ng Diyos na gumawa na kasama nila.
when God tells them to tithe and offer, they say, sorry God, I have no money. Kapag sinasabi ng Diyos sa kanila na magbigay ng tithes and offering, sinasabi nila, pasensya na po, O Diyos, wala akong pera. But when their worldly friend called them, they happily scheduled the appointment and happily waste their money. Subalit, kapag ang kanilang mga makamundong kaibigan ay tumatawag sa kanila, masaya silang nagtatakda ng mga appointment at masaya silang sinasayang yung kanilang pera. They are very stingy about giving tithe and offering to churches for the shaking of the gospel. Sila po ay napakakuripot patungkol sa pagbibigay ng tithes at ng offering sa church para sa kapakanan ng ebanghelyo. Instead of obeying God's word of God, they started complaining when life gets a little love difficult. Sa halip na sundin ang salita ng Diyos, nagpasimula silang magreklamo kapag ang buhay nila ay unti-unti nang naghihirap. That kind of brother, sister, they do not seek to gain strength and preserved through the word of God, but rather seek comfort through money, fame, and pleased life. Ang ganito mga brothers and sisters, hindi sila naghahanap na magkaroon ng lakas at pagtitiis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Subalit sa halip, hinahanap nila ang kaaliwan sa pamamagitan ng pera, kasikatan, at ang kaaya-ayang pamumuhay. Also, the stiff-necked people are those who value their thought and judgment more than God's promise. At ganyan din po, yung mga taong matigas ang ulo ay ang mga taong pinapahalagahan yung kanilang kaisipan at panghuhusga ng higit kaysa pangako ng Diyos. Such kind of brother, sister, people have a hard time reading the Bible. Ang ganitong mga uri ng mga tao ay ang mga taong hirap na magbasa ng Biblia. So such people try to find more knowledge on YouTube than by reading and learning God's Word. Ang ganitong mga tao ay sinusubukan nilang maghanap ng higit na kaalaman sa YouTube sa halip na magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Because then listen, God said to them, I will not go up in your midst. Kaya nga, sa dahilang ito, sinabi ng Diyos sa kanila, ngunit hindi ako pupuntang kasama ninyo. So verse 3. Let's read together one more time. Basahin po natin ulit sa verse 3. Pumunta ka sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, ngunit hindi ako pupuntang kasama ninyo. Baka ikaw ay lipulin ko sa daan, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Yeah. What does it mean? Yeah. Ano pong ibig sabihin nito? I will give you what you want, God said, but God said to you, I will not go with you. Sinabi ng Diyos, ibibigay ko kung ano yung gusto ninyo, subalit hindi akong pupuntang kasama ninyo. Brother and sister, imagine if God promised you this. Kaya mga brothers and sisters, isipin niyo po kung ang Diyos ay nangako sa inyo nito. God said to you like that, I will get you into UP University to student. Sasabihin ng Diyos sa estudyante, hahayaan kita na makapasok sa UP University. Do you want? Okay, I will give you a nice house as a gift. Gusto mo ba? Okay, bibigyan kita ng magandang bahay bilang regalo. Okay, did you pray to me? Okay, I will give you a valuable car as a gift. Okay, nanalangin ka ba sa akin? Sige, bibigyan kita ng mamahaling sasakyan bilang regalo. Did you pray for me? To me? Because of your financial problem? Okay, I will give you everything you need, even money. Kaya, manalangin ka ba sa akin dahil sa mahirap na sitwasyon mo? Okay, sige. Bibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo maging ng pera. But I will not go with you. Ngunit, hindi ako pupuntang kasama mo. I will not be with you. Hindi ako sasama sa inyo. If God tell you, what choice would you make?
kung ganito yung sasabihin sa inyo ng Diyos, anong pagpipili yung gagawin ninyo? Do you want to hear what Moses said to God? Gusto ba ninyong marinig kung anong sinabi ni Moises sa Diyos? He answered God like this. Sumagot siya sa Diyos ng gaya nito. Let's go back to Exodus chapter 33, verse 15. Exodus chapter 33, verse 15. Brother and sister, let's read together. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi isa sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito. Moses, he said to God, if your presence does not go with us, with me, do not bring us up from here. Sinabi ni Moises sa Diyos, kung ikaw ay hindi isa sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito. What is me? Ano pong ibig sabihin nito? If you don't want to go with us, even we also, I will not go there. Ibig sabihin nito, kung ayaw mo na sumama sa amin, maging ako rin, ayaw kong pumunta doon. Even though the land of Canaan is very beautiful land, for there is no you, so I don't want to go there. Bagaman, ang lupain ng Kanaan ay napakaganda, subalit kung wala naman ikaw doon, ay ayoko nang pumunta doon. Because my destination is you. Dahil you. Ang patutunguhan ko ay ikaw. Moses answered to God, if your presence does not go with me, do not bring me up from here. Sinabi ni Moses sa Diyos, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito. Unless God is with us, it means that it is no longer Moses' destination. Kaya, maliban na ang Diyos ay kasama namin, ibig sabihin ito na, yung patutunguhan ni Moses ay hindi na doon. From that one, Moses could not make the land of Canaan his destination. Because God said he would not go to Canaan with it. Kaya nga po, magmula po rito, hindi na ginawang patutunguhan ni Moises yung lupain ng Kanaan. Dahil sinabi ng Diyos na hindi siya sasama sa kanila doon sa Kanaan. From that time, Moses, he did not want to imagine life in the land of Canaan without God. Kaya po, magmula po dito, si Moises ay ayaw niya nang isipin yung buhay doon sa lupain ng Kanaan na wala ang Diyos. From that one, his destination was not Canaan, but the place where God was. Magmula po dito, ang kanyang patutunguhan ay hindi po yung Kanaan, kundi yung lugar kung nasaan ang Diyos. So Moses, he answered to God. Kaya nga, si Moses po ay sumagot sa Diyos. Brothers and sisters, let's read together, verse 16. Basahin po natin mga brothers and sisters, ang verse 16, 3 to 1. Sapagkat paano ngayon malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, kaya't kami ay naiiba? Ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan sa balat ng lupa? In other words, that's what I mean. Moses chose God, not Kenya. Sa madaling salita po, ibig sabihin nito, pinili ni Moises ang Diyos at hindi ang Kanaan. From that one, his destination was already not Canaan, but God. Magmula po dito, ang kanyang patutunguhan ay hindi po yung Kanaan, kundi ang Diyos. So in other words, Moses had this kind of heart. Kaya nga, sa madaling salita po, si Moises ay mayroon pong ganitong klase ng puso. Even if my prayer requests are answered. Ito po yung puso ni Moises. Kahit na ang panalangin ko ay sagutin, even if I said that I am living the happy life I have longed for, bagaman sabihin ko na ako ay nabubuhay ng masayang buhay na ninanasa ko, even if I enter the promised land, bagaman ako ay makapasok sa lupang pangako, if the Lord God is not there, that place is just another empty oneness to me. Kung ang Panginoon ay wala doon, ang lugar na iyon ay isa lamang, isang walang lamang ilang para sa akin. Do you agree? Sang-ayon po ba kayo? Let's see. Deuteronomy chapter 34. Let's go back.
Tingnan po natin. Balikan po natin. Deuteronomy 34. Deuteronomy chapter 34, verse 4 hanggang 5. Verse 4 hanggang 5. Verse 4, please. Babasahin ko po ang verse 4. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking ipinakita sa iyo, ngunit hindi ka daraan doon. First of all, let's read together. Basahin po natin ang verse 5, 3 to 1. Kaya't si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Yeah. So this is like this passage. Therefore, 40 years later, God said to Moses, but you shall not cross there. Kaya, gaya po ng talatang ito, apat na pong taon yung nakalipas, sinabi ng Diyos kay Moises, ngunit hindi ka daraan doon. When God said that, he obeyed God's commandment. Nang sinabi ito ng Diyos, ay sinunod niya ang utos ng Diyos. Oh Lord God, okay, thank you so much. Then the of Canaan was not my destination. Kaya sabi niya, O Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ang lupain ng Kanaan ay hindi yung aking patutunguhan. It didn't matter to him whether he got in there or not. Hindi na mahalaga sa kanya kung siya ba ay makakapasok doon o hindi. God was with him for 40 years in wildness and he was satisfied with Jesus being with God in the wilderness for 40 years. Ang Diyos ay kasama niya sa loob ng 40 taon at siya ay masaya na na yung makasama lamang ang Diyos doon sa ilang sa loob ng 40 taon. Before, recently, I went there with my staff and their wives to get a vaccine booster. Noong nakaraan po, pumunta po ako kasama yung mga staff at ang kanilang asawa upang magpabakuna ng booster. But the sister, the staff's sister and brother get out of the car and move to the place to receive the booster. Kaya nga, yung mga sister at yung brothers, yung staff ay lumabas sa sakyan at pumunta doon sa lugar upang makuha nila yung kanilang booster. Except two brothers. Maliban sa dalawang brother. Because they have the child baby. Dahil meron po silang anak. They did not get out of the car to look after the baby. Hindi sila lumabas ng sasakyan upang bantayan yung kanilang anak. So I told them, Evangelist, brother, why did you bring the baby from church? I asked them. Kaya nga, tinanong ko po sila, Evangelist, brother, bakit ninyo dinala yung anak ninyo? They answered to me, Pastor, because babies, my babies crying when they leave their parents because it is very hard to control these babies with anything without their parents. Yeah, sinabi nila, Pastor, yung mga bata po ay umiiyak kapag sila ay nahiwalay sa kanilang mga magulang dahil mahirap na kontrolin ang mga batang ito ng kahit na ano paman nang wala ang kanilang magulang. That is what I mean. Their baby only need parents, not other things. Kaya ito po yung gusto kong sabihin. Yung anak nila ay kinakailangan lamang yung magulang nila, hindi na ang ano pamang bagay. Do you understand? Naintindihan niyo po? So they did not get any vaccination booster. Kaya nga po, hindi po sila nakakapagpabaksin ng booster. Brother and sister, why did those little baby follow their parents? Kaya mga brothers and sisters, bakit ba itong mga sanggol na ito ay sumusunod sa kanilang magulang? Because all they needed was their parents. Dahil po, ang lahat ng kinakailangan nila ay ang kanilang magulang. Not worldly things. Hindi makamundong bagay. Do you agree? Sang-ayon po ba kayo? Let's open the Bible. 1 Thessalonica chapter 5. Buksan po natin sa ating mga Biblia,
Unang Tesalonika, chapter 5. Verse 16 hanggang 18. I think this Bob says, all brothers and sisters, they already knew. Sa tingin ko, yung mga talatang ito ay lahat ng mga brothers and sisters ay alam na nila. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Verse 18. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Rejoice always. In everything give thanks. Why did God command us to do this? Magalak kayong lagi. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Bakit ba iniutos sa atin ng Diyos ang gawin ito? The reason is that God is always with us. Ang dahilan ay yung Diyos ay palaging kasama natin. We are son of God. Tayo yung mga anak ng Diyos. The God is our spiritual father. At ang Diyos ay ang ating espiritual na ama. The reason is that God is always with us. Ang dahilan po na bakit inutos ito ng Diyos ay dahil palagi nating kasama ang Diyos. That's why God said, God commanded us, rejoice always. Kaya nga, inutos sa atin ng Diyos na magalak kayong lagi. It is the promise that the God who saved us is always with us. Ito po yung pangako na ang Diyos na nagligtas sa atin ay palaging kasama natin. This is the only reason we can rejoice and be grateful for the rest of our lives. Ito po yung tanging dahilan na maaari tayong magalak at maging mapagpasalamat sa nalalabi nating buhay. 2021. If you had a lot of complaint in the last year, what was the reason? Sa taong 2021 po, kung nagkaroon kayo ng napakaraming reklamo sa nakaraang taon, ano ba yung dahilan? Was God not with you last year? Nang nakaraang taon, ang Diyos ba ay hindi ninyo kasama? That was never the reason. Ito po, kailanman ay hindi yung dahilan. The reason was that even though God was with you last year, your heart was not directed toward God. Ang dahilan po ay bagaman ang Diyos ay kasama ninyo, subalit ang puso ninyo ay hindi direktang nakatungo sa Diyos. Brothers and sisters, repentant. Kaya nga mga brothers and sisters, magsisi. And I hope that 2022 will be a happy year for you because God is with you as like Moses. At umaasa ako na ang taong ito ng 2022 ay magiging masayang taon sa inyo dahil ang Diyos ay kasama ninyo na gaya ni Moises. As like Moses. No matter how many hardship you face in 2022, gaya ni Moises, gaano man karaming kahirapan ang kaharapin ninyo sa taong ito ng 2022, no matter how hard time are spent for the shaking of the gospel, gaano man tayo dumanas ng kahirapan upang gumugol ng oras natin para sa kapakanan ng Ebanghelyo, even if you don't have much money, a lot in 2022, bagaman wala kayong maraming pera sa taong ito ng 2022, may you be the happiest person in the world in 2022 because God is with you. Nawa, kayo ay maging mga tao na pinakamasaya sa mundo sa taong ito ng 2022 dahil ang Diyos ay kasama ninyo. Don't complain to the Lord. Huwag kayong magreklamo sa Panginoon. Don't leave the church because of other reason. Huwag ninyong iwan ang church dahil sa ibang dahilan. Let's open the Bible. Habakkuk chapter 3. Buksan po natin sa Biblia, Habakkuk chapter 3. Verse 17. Habakkuk chapter 3 verse 17. Habakkuk chapter 3 verse 17. Please. Babasahin ko po. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga,
at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Verse 18, brothers and sisters, would you read together? Verse 18, basahin po natin, brothers and sisters, 3, 2, 1. Gayun may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Although we face difficulties in 2022, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Bagaman, maharap tayo sa kahirapan sa taong ito ng 2022, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Why we can rejoice every day? Bakit po maaari tayong magalak araw-araw? I will rejoice in the Lord. What does it mean? In the Lord means the Lord God who, our spiritual Father, He will be with us. Magagalak ako sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Na magagalak ako sa Panginoon dahil araw-araw, dahil ang Diyos ay kasama ko. So even though we have nothing, but we can joy from mine. We have joy from mine in the God who our Savior. Bagaman, wala ako ng anuman, subalit magagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. So, even we also must live close to God because God wants us to be with us. Am I right? Kaya nga, dapat din tayong mabuhay na malapit sa Diyos dahil ang nais ng Diyos ay makasama natin siya. And Habakkuk chapter 3 verse 18, brother, sister, would you read together? Basahin po natin ulit, verse 18, 3, 2, 1. Gayun may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. So, even we also must live close to God because God wants it to be with us. Am I right? Kaya nga, dapat din tayong mabuhay na malapit sa Diyos dahil ang nais ng Diyos ay makasama natin siya. Tama po ba? So, look, verse 18. What does it mean? I will rejoice in the Lord. Kaya, sa verse 18, ano pong ibig sabihin nito? Ako'y magagalak sa Panginoon. Means, we can rejoice because God will be with us. Ibig sabihin nito, maaari tayong magalak dahil ang Diyos ay kasama natin. Brother, sister, can I ask you something? Kaya mga brothers and sisters, tatanungin ko po kayo, how can we be close to Jesus? Paano ba tayo magiging malapit kay Jesus? What is it that we are close to God? Ano po ba? Ano ito na tayo ay maging malapit sa Diyos? John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Juan chapter 1 verse 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So that is, if we live close to the Word of God, Bible, it is like being close to God. Kaya po, kung tayo ay mabubuhay lang na malapit sa salita ng Diyos, ito ay gaya ng pagiging malapit kay Jesus. But among born again Christian, some Christian refer to this Bible as a who-talk Bible. Kaya yung ilang mga Kristiyano, mas gusto nila na ang Bible ay ginagawa nila yung who-talk Bible. What does it mean? Who-talk? What does it mean? Ano ibig sabihin ng who-talk Bible? Talk. Ganun po. Tapos, talk. Once in a week. Why? In order to take in the Bible. Isang beses po sa isang linggo. Bakit? Ginagawa nila yun para dalhin na yung Biblia sa pagpunta sa church. Because didn't read the for a week Bible, so the Bible was wrapped in the dust. Dahil hindi sila nagbabasa ng Biblia sa isang linggo, kaya nga yung Biblia ay nabalot na ng alikabok. Brother, sister, I hope that you will diligently read and listen to and learn the Word of God. Kaya mga brothers and sisters, umaasa ako
na kayo ay magiging masipag sa pagbabasa, sa paikinig, at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Remember, brother and sister, Moses said that the land of Canaan was not his purpose, destination, but God was his purpose. Kaya means, word of God was his purpose. Kaya mga brothers and sisters, tandaan po natin na sinabi ni Moses na yung lupain ng Canaan ay hindi yung kanyang layunin, yung kanyang patutunguhan, kundi yung Diyos yung kanyang layunin. Ibig sabihin nito, yung salita ng Diyos ay ang kanyang layunin. So Moses, his purpose was to work with God. Kaya nga po si Moses, ang layunin niya ay lumakad na kasama ang Diyos. So reading the Bible is not just working with God. Kaya nga po, yung pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang lumakad na kasama ang Diyos. So many brothers and sisters said, oh, every day I'm reading the Bible. Maraming mga brothers and sisters ang sinasabi na araw-araw, nagbabasa ako ng Biblia. But remember, it's a little bit some okay, right. But exactly, not 100% correct. Reading the Bible is not just working with God. Kaya nga, opo, medyo tama yun. Pero hindi ito 100% tama. Yung pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang lumakad na kasama ang Diyos. To work with God, to be with God means to trust God. Kaya yung lumakad kasama ang Diyos, ibig sabihin nito na magtiwala sa Diyos. So here's one thing we need to think about. Kaya dito po, mayroong isang bagay na kinakailangan nating pag-isipan. Mark chapter 5 verse 37. Marcos chapter 5 verse 37. Marcos chapter 5 verse 37. Marcos chapter 5 verse 37. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. At hindi niya ipinahintulot na may sumunod sa kanya, maliban kina Pedro, Santiago, at Juan, na kapatid ni Santiago. Why did God sometimes hate them to be together? Bakit kung minsan ayaw ng Diyos na magsama-sama sila? Why did God sometimes doesn't like them to be together? Bakit kung minsan ayaw ng Diyos na makasama sila? What do you think the reason? Ano kaya is sa tingin ninyo yung dahilan? Mark chapter 5 verse 40. Marcos chapter 5 verse 40. Brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Siya'y kanilang pinagtawanan, ngunit pinalabas niya ang lahat at isinama niya ang ama at ang ina ng bata at ang kanyang mga kasamahan. Pumasok sila sa kinaroonan ng bata. But they lauded at him after he put them all out. What does it mean? Jesus even let others go outside. Siya'y kanilang pinagtawanan, ngunit pinalabas niya ang lahat. At anong ibig sabihin nito? Si Jesus po, kahit si Jesus ay pinalabas niya sila. Brother and sister, who are the others and what is the reason? Yeah, mga brothers and sisters, sino po dito yung sila, yung pinalabas? Ano po yung dahilan? The reason is that the others didn't believe Jesus Christ and mocked at Him. Ang dahilan po ay, yung ibang iyon, ay hindi sumampalataya kay Jesus at pinagtawanan siya. So here, one more thing we need to think about too. Kaya dito po, may isa pang bagay na kinakailangan din nating pag-isipan. Brother and sister, have not we ever lauded at Jesus without believing Him? Mga brothers and sisters, tayo po ba, kailanman, ay hindi tumawa kay Jesus nang hindi sumasampalataya sa Kanya? There are lots of times when we even don't notice it when we are lauding at Jesus and God. Mayroon pong napakaraming mga pagkakataon na hindi nga lamang natin nalalaman na tayo pala ay tumatawa na kay Jesus. When is that time? Kailan kaya ang panahong ito? It is when we don't believe the power of God and the promise of God. Ito ay kapag hindi tayo sumasampalataya sa kapangyarihan ng Diyos at sa pangako ng Diyos. When are the time we don't believe in Him? Kailan ba yung mga oras na hindi tayo sumasampalataya sa Kanya? That is,
There is a time when we were worrying about due to financial problems. Ito yung mga pagkakataon na tayo ay nag-aalala dahil sa ating pinansyal na problema. There is a time when we were not attending church because the barest reason for the job for earn money. Ito po yung mga oras o pagkakataon na tayo ay hindi umaattend sa church dahil sa iba't ibang dahilan, para sa trabaho, para sa pagkita ng pera. Brother and sister, what did Jesus teach us when we were facing the hardship and difficulties? Kaya mga brothers and sisters, ano ba ang tinuturo sa atin ni Jesus kapag tayo ay humaharap sa mga kahirapan? It is, don't be afraid because God be with you every day. Ito ay, huwag kang matakot dahil ang Diyos ay kasama mo araw-araw. Even though God be with us, why you are afraid? Bagaman, ang Diyos ay kasama natin, bakit kayo natatakot? It is God's teaching. Ito po yung tinuturo ng Diyos sa atin. So, Isaiah chapter 41. Tingnan po natin. Isaiah 41. Verse 10. Verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Let's read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Verse 13, let's read together. Basahin din po natin ang verse 13. Sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ang umahawak ng iyong kanang kamay, ako na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. So God tells us not to be afraid for He is with us. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos na huwag tayong matakot dahil Siya ay kasama natin. And He tells us not to be afraid for He has promised to help us. At sinabi niya sa atin na huwag matakot dahil nangako Siya na tutulungan niya tayo. And what did He tell us to do? At ano ba yung sinabi niya sa atin na gawin? That is Matthew chapter 6 verse 33. Ito po yung sa Mateo chapter 6 verse 33. Instead of afraid, what you afraid? Sa halip na matakot kayo, we have to do like this. Kailangan natin gawin ang gaya nito. Let's read together. 33. 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Therefore, if you keep on listening to His word continuously and praise Him, even though faced hardship and difficulties, He or she is the faithful one God was looking for. Kaya nga, kung patuloy lang tayo makikinig sa Kanyang mga salita at papurihan Siya, bagaman humarap tayo sa mga kahirapan, Siya ay ang tapat na tao na hinahanap ng Diyos. Mark chapter 4 verse 40, Bible said. Sinasabi ng Biblia, Marcos chapter 4 verse 40. Mark chapter 4 verse 40, He said to His disciple, "Where are you so afraid? Do you still have no faith?" Verse 40, sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Brother and sister, even the disciples were in worry and was afraid of dying when they faced the gale of wind like unfaithful ones. Kaya mga brothers and sisters, maging yung mga alaga din po, sila ay nag-alala at natakot na baka mamatay sila nang maharap sila sa unos ng hangin na gaya ng mga taong walang pananampalataya. Brothers and sisters, remember, faith is trusting God. Kaya mga brothers and sisters, tandaan niyo po ito. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos. So faith is when we have faced the hardship. Kaya nga, ang pananampalataya ay kapag tayo ay humarap sa kahirapan, when we have met the painful concerns, kapag tayo ay nagkaroon ng mga masakit na mga bagay,
Faith is not about relying on yourself. Ang pananampalataya ay hindi ang pagtiwala sa sarili. Faith is not about finding other way. Ang pananampalataya ay hindi ang humanap ng ibang paraan. Faith is not about relying on others. Ang pananampalataya ay hindi ang umaasa sa iba. Faith is also not about being afraid of situation. Ang pananampalataya rin po ay hindi ang pagiging takot sa isang sitwasyon. Faith is about calling Jesus every time. Ang pananampalataya ay ang pagtawag kay Jesus sa lahat ng oras. Faith is about working Jesus Christ. Ang pananampalataya ay ang gisingin si Jesus. That what faith is. Ganito po ang pananampalataya. So faith is trusting God. Kaya nga ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos. So rely on the Lord more. Kaya nga umasa po kayo ng higit sa Panginoon. So if you trust God, please attend the church more and more without skip. Kaya nga, kung nagtitiwala kayo sa Diyos, pakiusap, dumalo kayo sa church ng higit at higit pa. And that is the time when Jesus will love you more and help you more. At yan po ay ang magiging pagkakataon na si Jesus ay higit kayong iibigin at higit kayong tutulungan. Today we learned God's lessons through attitude of Moses in front of land of Canaan. Kaya ngayon po ay natutunan natin yung mga aral ng Diyos doon po sa ang pag-uugali ni Moses na nandoon siya sa harap ng lupain ng Canaan. Although God doesn't allow Moses to enter the land of Canaan, he didn't care. Kaya bagaman hindi pinahintulutan ng Diyos si Moises na makapasok sa lupain ng Kanaan, pero wala po siyang pakialam doon. During this year, I hope all of you to be the one who is like Moses. Kaya sa taong ito, umaasa po ako na kayo ay magiging tao na gaya ni Moises. Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, God, thank you. Give us great opportunity to learn your lessons. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagibigay sa amin ng napakagandang pagkakataon na matutunan ang iyong aral. Today, through Moses' attitude, we learned what is important. Sa araw na ito, sa pamagitan po ng pag-uugali ni Moses, ay natutunan namin kung ano yung mahalaga. O Lord, although Moses could not enter the land of Canaan, he was satisfied with working with God for 40 years. Panginoon, bagaman si Moses ay hindi nakapasok sa lupain ng Kanaan, subalit siya ay nasiyahan na lumakad na kasama ang Diyos sa loob ng 40 taon. O Lord God, who love us, in 2022, we want to work with you. Panginoong Diyos, sa taong ito ng 2022, ay nais po naming lumakad na kasama mo. As like Moses, because our destination also you are. Dahil gaya po ni Moses, ang aming patutunguhan rin ay ikaw. Even if we get nothing, we want to work with the God who saved us. Bagaman, wala kaming makuhang anuman, subalit nais po naming lumakad na kasama ang Diyos na nagligtas sa amin. Once more, we love Jesus Christ and we pray in the name of Jesus Christ. Muli po, iniibig namin si Jesu Cristo at idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen.